Hey, yo mga friends, welcome back to my channel. This is your Something TV. So, today's video mga kaibigan ay mag-check tayo ng isang automatic machine which is the LG front load dryer. Washer alright, so i-check natin mga kaibigan kasi maingay na yung ano, pag-spin ng ating washer, check natin yung bearing. Pag maingay kasi mga kaibigan, pag yung drum, pag mag-spin, first diagnostic natin dyan ay bearing mga kaibigan. So, LG ito mga kaibigan, ito po yung machine natin. So, ito po yung model ng 2017, I think. Mga 2018 yata mga kaibigan. So, ito yung serial number niya. So, we'll give you the serial number so that maybe kung may ano kayo, kung may mga machine kayong ganito, you can see. So, kung mapapansin ninyo mga kaibigan, ating isa-cycle natin. Kung maririnig nyo yan, yan. Kahit ganyan lang. Yan, bearing po yan mga kaibigan. Pero we will check it, you will confirm it. So, paano natin i-diagnose? Unang diagnostic yun, isa-cycle natin itong drum niya. Tapos, ipupush natin to, wala namang play. Kasi hindi dadaabot yan sa play eh, kasi bago pa lang ito nag-ingay mga tatlong buwan. Next diagnostic natin mga kaibigan, kailangan natin buksan yung nasa likuran. May ano dito, may apat na screw bolt, so we'll open it. So paano ito buksan mga kaibigan, natapos na po natin tanggalin yung apat na screw niya. So dito lang mga kaibigan, i-access natin to, tapos sa kabilang side. Tapos i-ganyan natin, i-bend natin ng kaunti. So, ayan. So, ma-access na natin ngayon yung motor niya mga kaibigan. So, how to, ano, kita ko lang sa inyo. Ito yung motor niya. So, how to open it. So, kailangan lang natin ng 17 na socket. Yung open niya, hindi. Counterclockwise. So, push lang natin ng kaunti, tapos biglain natin. Grabe mga kaibigan, kids tayo ng motor. Medyo ano. Open naman siya, pero hindi pa ano. So, ayan na po mga kaibigan. Tagal lang po natin siya. So, ayan. So, paano to tanggalin? Dahan-dahanin lang natin. Yan lang, sa side by side. Magnet kasi to. So, yan. Tagal na po. Kung makikita natin mga kaibigan, ito yung ano niya. Ito yung bearing niya. Ito yung shafting ng bearing. So, as we can see, may, ano, may rust na yung bearing sa gilid. So, possible na yung bearing doon sa harapan nito ano, na-access na ng water. So, before natin yan tanggalin, isukat muna natin yung bili nating bearing. So, ito po yung bagong bili natin mga kaibigan. Hindi po ito na-order sa LJ. Nakikita ko lang po ito sa kung saan-saan. Kasi pag nagpagawa ka nito, itong model na to, palit ka ng bearing, hindi po bearing ang ibibigay nila. Ito po bearing at outer tab. Kung sabihin natin outer tab, ito yung ano, ito yung tab na itong plastic sa labas. Outer. So itong plastic na to, kasali. So medyo mura lang naman, pero mas mura talaga pag bearing lang yung bibili mo. Ito naman, nabili rin natin sa, ano, sa nagbibenta ng mga sale.
So ayun, so yung bearing na to hindi po sponsor. Iniski baka naman. Tingnan natin yung number niya. So ayun po mga kaibigan, we na-confirm na po natin na yung bearing nito ay same sa nabili. Sa nabili natin. So tatanggalin muna natin yung top cover niya. So paano yung tanggalin? May dalawang screw dito sa likuran. So ganyan lang mga kaibigan. So since natanggal na po natin, counting ano lang, ganyan. Wag pasubraan. Open dito, tapos sa taas. Yan po mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, may dalawang screw rin dito. Tanggalin natin itong front panel niya. May dalawang screw rin dito mga kaibigan, isa dito, isa dito. So ayan. Tirahin na natin. Tatirahin pa ng iba. So I think yun lang. Yan. Ganyan lang natin. At makikita natin na nagre-rust na yun natin. So yun, mga kaibigan. At tatanggalin natin tong ito, tong linya ng natin. Ang next natin tatanggalin mga kaibigan itong spring o kaya itong lock washer ng ating ating watch. Okay? So tanggal na at may mga rust din dito. So ayan, natanggalin natin mga kaibigan. Tanggalin natin itong dalawang tatlong screw dito sa taas. Naka-attach, dapat i-remove lahat. So sa taas, na-remove na natin lahat. At sa baba na lang, so itong baba ay may mga pipes dito. So ayun po mga kaibigan, upon checking everything, so lahat na po na-detach at itong wiring dito sa likuran. What I did mga kaibigan is pinicturean natin para hindi natin makalimutan yung position niya. Tingnan lang natin yung picture. So medyo nahirapan tayo dito sa connection sa motor, itong part na ito. So ayun mga kaibigan, so let's proceed to tatanggalin na natin yung spring na naka-attach sa taas, sa itaas. So, paano tanggalin yung spring mga kaibigan? Ganyan lang. Sorry, kailangan tayo ng dyan pang ganyan. Ay! Push sa ilalim. Yan. Tapos sa kabila rin. Push muna natin sa ilalim tapos sabay. Flat screw sana maganda pero bilis lang mga kaibigan pag flat screw ang gagamitin natin. So ayan.
yan po mga kaibigan, ginamitan natin ng tres. Yan. So, ayan na po mga kaibigan, natanggal na po natin yung buong drum at yung itsura ng ating, you know, ng ating machine. Ayan po yung itsura mga kaibigan. So, yung iba, tinatanggal itong ano niya, yung balancer niya. Pero tayo, hindi natin ito tatanggalin mga kaibigan. I think, tatanggalin lang yung natin yung half niya. So, medyo may sira ng balancer mga kaibigan, may crack dito. So, let's go. Nga po mga kaibigan, natanggal na natin yung bearing at yung sira lang itong malaki at itong maliit na bearing na to, okay pa naman, pero palitan na lang rin natin para isang palitan lang. Maingay ito pag gano'n, pag nakaspin yung machine. So yung bago natin, itong may ano pa, may cellophane pa. So ayan, so kita ko sa inyo na nalinisan na talaga natin para walang ano, lang bias. Hindi talaga malinis, pero at least 90% na nalinis na. So, lagyan na natin yung bearing natin, pero kailangan natin lagyan ng counting oil. So, unahin natin yung maliit. Actually, pangit yung oil. Ay, mainit man eh. Pero outer naman. So, nilagyan lang natin ng ano mga kaibigan, ng counting oil. Pero hindi to oil lang, ano, cooking oil to, seryoso ha. Cooking oil yung gamit natin. Yan lang. Yan. Tapos hammer. We need a hammer. Kailangan pantayin naka-ano talaga sa ano, sa drum. So, pantay na pantay at yung kabila naman. The other side. Medyo linisan natin ito ng kaunti. Medyo linisan lang. So, nagamit din natin ito dito sa ano. So, maganda sana mga kaibigan kung yung gamit na ano, yung pang-seal dito dapat ano, guma. So, pero okay lang. China. Made in China ano to eh. Made in Japan yata tong isa. China yung ano, yung luma. Kaibigan, balik na natin itong drum natin at hindi pa natin na yung tornillo, hindi pa na uli hugot. So, yung iba mga kaibigan, tatanggalin natin ito, tatanggalin itong balancer kasi ito ang mabigat dito sa drum. So, habang andun pa siya, tinatanggal ito. Pero sa akin, hindi ko tinanggal kasi tinatry ko muna kasi medyo may kalakasan tayo ng konti. At pagbalik ng drum mga kaibigan, ito, tandaan natin itong heater niya dito. Ito may metal. May metal dito sa plastic sa drum. So kailangan nakasandal itong heater na ito. Alright, so intindihan pa tayo mga kaibigan. So ayan. So ibalik na natin at
i-ano na natin to, i-ugot. So, ayun. Kaya na ano na natin yung spring at next. At ibalik na natin yung mga hose. So unahin natin itong mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, ibalik na natin at na-close na natin to. Ibalik na natin lahat, so we will try this and we will see if wala nang tumutuloy.